Mga boss, magbubuting-ting na naman tayo ng aking motorcycle. So ngayong araw na to, magpapalit ako ng ilaw nito mga signal lights ko. Yung mga bulbs na yan, gagawin kong halogen bulb ito. Gagawin nating LED light yan. Tapos, ituturo ko na rin sa inyo mga boss kung ano ba yung positive effect pag pinalitan yung mga halogen bulbs na yan ng LED light kagaya nito. Okay, sa video na yan, ituturo ko sa inyo lahat. Kaya sa mga hindi pa nga pala nakasubscribe dyan, mga boss, please click nyo po yung subscribe button. Click nyo rin po yung bell icon, then all notifications nyo po para every time na bagong upload si Jeep Doctor, mga boss, may manonotify po kayo. Yeah, so before we start, mga boss, papakita ko muna sa inyo yung difference kapag ka naka-stock bulb. So as of now, naka-stock bulb pa yung ating mga signal lights. Ayan. Pati dito sa likod, stock bulb pa yan. Hindi pa natin kinakabit yung LED lights. So kapag nag-signal light tayo, tingnan nyo, as of now, 12.6 volts tayo during idle. Pinakamataas na natin, 12.6 or 12.5. Ayan. Pag nag-signal light tayo, bumabagsak siya hanggang 11.8. Ayan, naka-signal light ako. 11.8, ayan, may 11.7 pa siya. Okay, lalong-lalo na pag ginamit ko yung hazard ko. Pinakamababa is 11.2 or 11.1. Okay. So, kung inaakala ng iba mga boss na napakadali lang magpalit ng LED lights, LED signal lights, para sa iba siguro tatanggalin mo lang yung bulb, papalitan mo na ng LED lights, ganun kasimple. Okay, so papakita ko sa inyo mga boss na hindi yan ganun kasimple. So meron ako dito apat na LED bulb. Eto. Ayan. So meron ako rito ang apat na LED bulb. Ang gagawin natin mga boss, papalitan lang natin ang mga LED lights. Ang itong mga stock bulb na to, mga halogen kasi to, halogen bulb. Ito yung LED lights. So tatanggalin natin yan, papalitan lang natin itong mga LED lights na to. So may polarity ang mga ilaw guys ha. Dito kasi sa mga halogen bulb wala kayo makikita nakalagay na positive negative. Sa LED lights wala rin eh. Oh. So wala namang problema kung hindi nyo yan mailagay ng tama. Hindi lang siya gagana. Hindi naman yan magkakos na masisira yung inyong electrical wire or hindi rin masisira yung LED light. So pinakamaganda gawin natin, on natin. Eh, so gumana siya. Sabi sabihin tama yung pagkakalagay ko. Tapos dito sa likod, ganun din. Papalitan lang natin ng bulb. Ayan. So tanggalin natin yung stock bulb. Palitan natin ng LED. Stock bulb. Palitan natin ng LED. Ayan. So try muna natin. Ayan. So pareho silang hindi gumana. Baliktad pareho pagkakalagay ko. Ayan. So makikita niyo mga boss ang negative. Ito na. Ito na yung problem. Since wala tayong ginawang modification mga boss, wala tayong binago sa wiring. Nagpalit lang tayo ng bulbs. Ang ginawa natin yun lang. May papakita ako sa inyo. Ang gagawin ko, signal light lang mga boss ha. Paano ko ba gagawin nyo na habang... ayan. So signal light lang. Tandaan nyo, andito yung hazard switch ko. Signal light lang ang gagawin ko. Pansinin nyo yung mga ilaw natin. Lahat ng ilaw natin ngayon gumagana halos. Ayan, tatlong ilaw ang gumagana. Ayan. Di ba? Isang ilaw hindi... gumagana na siya. Apat na silang gumagana ngayon. Ang nangyari mga boss, naging hazard siya. Naka-signal light lang ako. Yung hazard button ko nakaangat. Oh. Okay. So sa mga magsasabi naman mga boss na kailangan mo kasi magpalit ng electronic flasher para gumana yung signal lights na yan. Actually mga boss, naka-electronic flasher na ako. Kung matatandaan nyo, naka-hazard ako. May tutorial ako sa paggawa or pagkakabit ng hazard switch. Sa tutorial na yon ipinakita ko na nagpalit ako ng electronic flasher. Kasi kung hindi kayo magpapalit ng electronic flasher, yung hazard nyo hindi gagana. Hindi yan gagana yung hazard switch natin. So since gumagana yan kanina, pinakita ko sa inyo gumagana yan nung stock bulb pa yung aking ginagamit. Nung eto, gumagana yung ating hazard. So ngayon, hindi ko ginagamit yung hazard natin. Signal light lang ang ginagamit ko. Pero tignan nyo, nag-hazard yung ating mga ilaw. Diba? So yan yung problema. Yan yung bagay na mali. Hindi ganun kadali ang pagpapalit ng signal lights gagawin mong mga LED.
Ngayon, ano ang solusyon para gumana yung ating signal lights na gumagana ang nakakabit na mga headlights? So, ganito mga boss. Kahit anong gawin natin yung solusyon dyan mga bosses, hindi talaga uubra na magkakabit tayo ng apat na LED lights para sa ating signal lights. Kahit magpalit pa kayo ng electronic flasher o yung stock flasher ang gamitin ninyo, hindi gagana dyan kapag pinalitan nyo ng apat na LED lights ang mga bulbs na yan. So, ang gagawin natin mga boss, dalawang LED light lang ang ating ikakabit. So, mamimili tayo, it's either sa likod or sa harap natin ikakabit. So, sa case ng motorcycle ko, mas madaling magbaklas ng ilaw sa front. Kasi yung headlight assembly, nandun na yung ating mga LED lights. So, ito lang yung papalitan natin ng LED lights. Kasi yung LED lights mga boss, minsan, lalong-lalo na kapag replacement or substandard yung nabili nating LED lights, mabilis siya mapunti. Kaya mas maganda ikabit nyo yan sa part kung saan mas madali siyang palitan. So yung LED lights, dito na lang yan sa front. Tapos yung rear na mga signal lights natin, kakabit natin dyan or ibabalik natin yung stock bulb natin. Ayan. Stock bulb. Ayan. So tanggalin natin yung LED light, then ikabit natin yung stock bulb. Ayan, so testingin muna natin. Signal light. Ayan, so gumagana. Makikita nyo gumagana rito isang ilaw na lang. Dito isang ilaw na rin. Sa kabila naman, gumagana. Ayan, gumagana. So yun yung solution mga boss. Kung gusto nyong magpalit ng LED lights mga boss, the only way at the only solution mga kapagpalit kayo ng LED signal lights is dalawa lang ang ikakabit natin na ilaw. It's either sa front or sa rear. So in this case, sa front ako naglagay kasi mas madali nga magpalit ng bulb sa front. So, bakit gumawa pa ako ng tutorial sa pagpapalit ng LED lights? Ganun lang pala kasimple. So, ganito mga boss, gusto ko rin kasing i-explain sa inyo or ipakita sa inyo kung ano yung positive effect naman kapag nagpalit tayo ng LED lights sa ating motorcycle. So, kahit dalawang LED light lang yung ating napalitan, papakita ko sa inyo yung positive effect niya. Start ko lang yung motorcycle. Wait lang natin mag-charge ng konti yung ating battery. Kanina kasi 12.5 yan. So kaka-test natin kanina ng mga ilaw. Medyo na-discarga yung ating battery. Hintayin lang natin mag 12.5 or 12.6 volts yung ating battery. Ayan guys. So as of now 12.5 volts na siya. 12.5 to 12.6 volts. Katulad kanina. So ngayon, kanina pag nagsisignal lights tayo mga boss, bumabagsak ang ating voltage up to 11.8. So tingnan natin ngayon magsisignal light ako. So makikita nyo ngayon mga boss, ang pinakamababa nating reading sa ating voltmeter is 12.0, ayan. Sa signal light yan ha. Ayan, 12.1 or 12.0 compared kanina na 11.8 to 11.7. Tapos pagdating naman nung nag-hazard ako kanina, 11 volts or 11.0 or 11.1 volts ang pinakamababa. Ngayon tingnan natin mag-hazard. Ang pinakamababa natin ngayon is 11.9 volts. So gumagana yung hazard natin mga boss ha. Baka isipin ng iba hindi gumagana yung hazard ngayon kasi nagpalit tayo ng LED lights. Ayan, gumagana yan. Pero makikita nyo 11.9 or 11.8 volts yung pinakamababang reading natin. Okay, so ano yung gusto kong i-emphasize dito mga boss? Sa pagpapalit natin ng mga LED lights mga boss, mas bumababa yung power consumption ng ating mga electrical component. Okay, so yung gantong LED stock bulb, tulad nito, 12 volts nakalagay sa kanya, 12 volts, 10 watts. Hindi lang masyadong kita sa video pero may nakasulat dito, 10 watts siya. So ito mga LED lights na to, although wala nakalagay kung ilang watts siya, so may possibility ng mga nasa 5 watts lang to. 5 watts lang. Okay, so malaki yung nababawas dun sa power consumption natin every time nagagamit tayo ng signal light. Lalong-lalo na sa case ko mga boss na meron akong hazard. So yung hazard, kapag nag-hazard tayo, apat na ilaw yung gumagana. Imagine nyo kung apat na stock bulb, stock halogen bulb ang gamit ko. So puro 10 watts yan. So 40 watts ang gumagana ng ilaw kapag naka-hazard ako. So malakas yung battery drain nun. So since nagpalit ako ng LED light, so halimbawa 5 watts ito, 5 watts sa harap, 5 watts sa likod, it's only 10 watts. Tapos sa likod, parehong 10 watts. So 20 watts yung dalawa sa likod. So 30 watts lang ang nakoconsume ko
every time na maghahazard ako. So compared yun sa 40 watts. So syempre hindi naman ako lagi naghahazard, di ba? So actually mula nung kinabit ko yung hazard na yun, hindi ko pa yung nagagamit kasi gagamitin lang naman natin yan mga boss kapag emergency purposes. Let's say tumirik yung motorcycle natin, kailangan natin gumilid, maghahazard ngayon. Okay, tutulak natin yung motorcycle natin, ubusan ng gasolina or wala tayong na-flat yung gulong natin, so kailangan natin maghazard. Tapos since ngayon meron na tayong LED na signal light, mas malihina yung consumption ngayon ng ating power. Syempre ang ating mga motorcycle, maliit lang ating battery. So kailangan hanggat maaari, kung may mga possibilities na makatulong tayo sa motorcycle para ma-lessen yung power consumption do sa battery. Okay, so mas magandang bagay yon. Unang-una, hindi na mas mabilis ma-drain yung motorcycle natin. Next thing, mas napapahaba natin yung buhay ng motorcycle natin kasi nga mas lesser yung times na nade-drain yung ating battery kasi sa motorcycle natin mga boss, kahit sa mga sasakyan, the more time na nade-drain yung ating battery tapos chinacharge siya, the more charge and discharge cycle niya, mas mabilis yung kanyang pagkasira. Okay? So I hope ngayong araw na to mga boss, meron na naman kayo natutunan sa ating maliit na discussion dito sa ating motorcycle. So abang-abang kayo sa mga susunod ko pang mga tutorial mga boss. At maraming salamat po sa inyong panonood.